Hey, what's up mga kabakets? Kamusta at magandang araw sa inyo? So, dalawang teams na lang ang natitira sa playoffs ngayong Commissioner's Cup. At ang dalawang teams nga na iyon ay ang crowd favorite na Barangay Ginebra at ang guest team na Bay Area Dragons. Silang dalawa ang magtatapat ngayon sa finals ng Commissioner's Cup. Magandang labanan ito mga kabakets. Tara at pag-usapan na natin ang kanilang tapatan. Like, subscribe, and click on the notification bell. So itong Commissioner's Cup Conference ngayong season ay medyo kakaiba compare sa mga nakaraang Commissioner's Cup dahil meron ngang nadagdag ngayon na guest team. At ang team nga na nag-guest ngayong Commissioner's Cup ay ang Bay Area Dragons. Itong team na ito ay binuo ng mga talented players ng China at Taiwan. Inimbitahan sila ng PBA para makapagbigay ng excitement sa mga fans at makapagbigay naman ng magandang competition sa mga PBA teams. Malakas ang team na ito dahil binuo talaga ito ng mga mahuhusay na players mula China. Kung titignan nga natin ang standings nito sa PBA, naitomina nga nitong mga PBA teams. Nitong conference nga meron silang 10-2 win-loss record at silang first seed. Yung dalawang talo nga nila ay galing sa Meralco Balls at yung isa ay galing sa team na kanilang makakarap sa finals. At ayun nga ang crowd favorite na Barangay Ginebra. So sinipin naman natin ang mga nakarap nitong dalawang team sa playoffs. Unahin natin ang Bay Area Dragons. Sa quarterfinals, nakarap nila ang Rain or Shine. Buwat nga ng may twice to beat advantage sila, hindi na nga nila pinaisa pa ang Rain or Shine. Tapos pagdating naman ng semis, tinapos lamang nila ang napakalakas na Beermen sa loob lamang ng apat na laro. Ang kanilang makakalaban naman na Barangay Ginebra ay ang third seed ngayong conference with 9-3 win-loss record. Ang mga nakarap naman nito sa playoffs ay malalakas din. Sa quarterfinals, nakalaban nila ang Northport Batang Pier na kung saan hindi nila pinaisa ito, 2-0. Isinuwip lamang nila ang Batang Pier. Pagdating naman ng semis, nakarap nila ang kanilang karibal na team, ang Magnolia Hotshots. Same sa Bay Area, tiniriwan lang din ang Ginebra ang Hotshots. Kung titignan nga natin ang naging path sa playoffs nitong dalawang teams na to ay halos similar lang. Isa nga sa mga dream PBA finals matchup ang laban ng Barangay Ginebra at Bay Area Dragons. At ngayon nga natupad na ang hiling ng mga fans, mostly Barangay Ginebra fans. Silipin natin ang kanilang unang banggaan. First time nga na nagkaharap ang dalawang teams na ito ay nanalo ang Barangay Ginebra. Tinambakan ng Ginebra ang Bay Area sa kanilang first matchup. Ayun nga din ang unang talo ng Bay Area sa conference na ito. At ayun din ang debut game sa Dragons ng kanilang import na si Andrew Nicholson. Unang game pa nga lang nito ay nagpakitang gilas na agad ito. Kaya lang na-outplayed siya ni Justin Brownlee. Bumiscore si JB sa game na ito ng 46 points. Habang si Nicholson naman ay umiscore lamang ng 28 points. So sino nga bang Yamato o Tejado sa dalawa? Sa aking obserbasyon ay match na match lang naman ang dalawang teams na to. Parehong may mga magagaling na imports, parehong malalim na team, at pareho pang may mauhusay na coaches. Ang advantage ng Bay Area dito ay ang kanilang size at outside shooting. Dahil meron nga silang ikante na si Lu Chuan Sing. Ang height nga nito ay 7'5". Tapos ang import naman nila na si Nicholson ay may listed height naman na 6'10". Sa Ginebra, maliit lang ang kanilang import. 6'4" lamang ang height ni JB. Si Japet ang pinakamatangkad ng team. Siya ang pinakaaasahan ng team pagdating sa depensa. Dahil mahaba siya at athletic, mapapahirapan niya kahit papano si Nicholson. Ang advantage ng Barangay Ginebra ay si Justin Brownlee. Tingin ko walang kayang makadepensa sa kanya sa Bay Area. Magiging matchup problem itong si Brownlee sa Dragons. Nakita naman na natin yan itong huling tapatan nila sa elimination round na kung saan umiscore nga siya ng 46 points. Yes, nandyan nga si Andrew Nicholson at napakagaling nga rin itong import na to. Pero hindi niya kayang depensahan si Brownlee dahil medyo mabagal siya. Kayang-kaya siyang iwanan ni Brownlee. Same naman kay Brownlee, hindi niya rin mapipigilan itong si Nicholson. Dahil malaki naman ito ng dihamak sa kanya at complete package na big man ito. May low post game ito, may outside game, mataas ang IQ at NBA caliber ito. Magandang laban na nito at excited na akong mapanood ang finals matchup ng dalawang teams na to. Sino ba naman ang hindi ma-excite dito mga kabakets? Minsan lang mangyari ang ganitong finals sa PBA.
na kung saan ang isang dominanteng guest team na Bay Area Dragons ay makakarap ang crowd favorite team na Barangay Ginebra. So abangan na lang natin yan. At ito na nga ang schedule ng kanilang mga laban. Sa December 25 sa Pasko, magsisimula ang Game 1. Game 2 naman sa December 28. Then after nyan, makababa ang pahinga nila. Dahil ang Game 3 ay sa January 4 na. Game 4, January 6. Kung magkakaroon ng Game 5 naman ay sa January 8 yan. Again, if necessary, Game 6 sa January 11. At kung aabot ng Game 7, January 13 yan. At gagawin niyan sa Philippine Arena. So dito na lang magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share, and subscribe.